Hello everyone! Sa mga fans po ng Japanese snacks, ito po si 7-Eleven is now offering Japanese snacks. So, pumunta kami agad sa nearest 7-Eleven store. And to our disappointment, display lang ang nakita namin yung yung signage na yan or yung poster na yan. Kasi wala na. So, wala ng stock. Next, punta naman tayo sa susunod na 7-Eleven store. Sana meron sila dito sa shop na to. Ayan na, hanapin natin. Uy, very good. Ayun, merong nakuhang onigiri. Onigiri or rice ball yung tawag dyan. Although shaped siya na triangle, hindi naman bilog. Pero it's called rice ball in English. Onigiri in Japanese. So, ito, snacks siya, pero heavy din. Pwede siyang meal. Kasi rice siya, tapos may mayonnaise or salmon and tuna. And salmon or tuna sa loob. So, ito po, bayaran na natin. So, yung offering ni 7-Eleven, aside from onigiri, meron din siyang sushi or maki. Maki kapag na-roll na sa seaweed, yun na yung tawag sa sushi. So, sabi sa 7-Eleven, fast-moving talaga tong bagong release nila. Like, 12 midnight or 1 a.m. ang delivery, pero hindi na umaabot sa umaga. Yan na lang natira. Hi! Vlog po tayo nito ng ating onigiri. Oh, ano ba sa English to? Salmon mayo. Anong tawag sa onigiri sa English? Rice ball. Hindi. Rice triangle. Rice ball. Ah, rice ball. Hindi naman siya ball. Yeah, oh, triangle siya. Ito yung favorite namin sa Japan. Kasi mura lang siya. 100 yun. Pag nagtitipid. Okay, how do you open this ba? Sabi ni ate mo, meron ditong pool. Saan siya, anak? Try mo nga. Ito, oh. May nakalagay kasi na number 1 dito eh. Tam, try mo nga ito. So, dito natin siya. Meron siyang ito, parang naka-protrude na plastic. Yan yung number 1 daw. Okay? So, ganyan natin siya. And then, ano next, Tam? Silayin sa sides. Tapos, tadyan, ganyan po siya. Ay, ba't natanggol? E, paano yung kabilang side, Papaw? So, ito siya, may nori or, ano sa English yung nori? Seaweed. Seaweed lang. Tapos, kagatin na natin siya. So, naka-shape na triangle yung rice. Tapos, sa loob nito, sa gitna, merong parang ulam. So, ito, ang nasa loob nito is salmon. Salmon? Salmon. Okay, yun na. Stop. Totoo, ang sarap ng nori niya. Board, no? Yung kabilang side pa, hindi na din yan. Hindi ko pa tinanggal yung plastic. Ang sarap siya. Ang sarap siya. In fair. Ang sarap siya. Andun yung salmon sa loob. Oh. Konti lang yung salmon. Kasi mura lang ang nori. Ang sarap ng ano? Nori. Yung seaweed niya pa masarap. Tsaka yung bread niya masarap din. So, eto, 55 pesos yung kinakain ni Tambo, yung tuna yan. Tuna. 50 pesos. So, na-freeze-fried mo. Wala sa. Light lang yung lasa ng salmon. Light lang yung lasa ng puga. Wala ko yung kanin. Sa akin siya masarap. Ang kanin malambot. Inori. Malambot na hindi naman dikanji. Ano yung tawag ng salmon. Inori hindi crunchy. Yung nori hindi na crunchy. Malaki yung buwan ito. Kasi yung ibang ginagawa nila, di ba? Naka-separate yung nori sa... Ano mo? Sa rice. Grabe, mabubusog ka na nito. Pwede na ito namilaw na ano. Pero still, mahal pa rin ha. 55 pesos. Pero sa Japan, kung gusto mo makamura, ito bilhin mo, 100 yun. Okay, so yung mga guys naman, nagda-dumping donuts sila. Ayun mo, ang daming dumping donuts. Record yan kasi
required kang bumili ng Dunkin' Donuts para bumili ng tigil. Wala na yun. Sarap niya. Ang sarap niya. Sarap ah! Try. Okay po, thank you sa mga nanood. Subscribe po kayo ha kung hindi pa kayo nakasubscribe. Basta po meron mga bago. Kagaya nito, Japanese meals, 7-Eleven. Mag-vlog pa po tayo. Pero wala pa tayo nung Maki. Anak, Maki ba yun? So, ito po. Practicein ulit natin kung paano pag-open ng ating onigiri or rice ball. So, meron naman po siyang instruction dun sa baba nitong ating onigiri. Pero ito po. Tingnan natin ha. So, hanapin nyo lang, ayan, sa ilalim niya kung paano. Kung nahihirapan pa rin po kayo, medyo complicated at first. Pero kaka-practice, madali na. So, ayan, sa taas lang po nung triangle, dun sa taas yan, parang meron dyang plastic na nakausli, yon. Hihilahin lang siya. Ayan, tapos po, mahihiwalay na siya into two. And then, tatanggalin lang natin yung plastic para ma-expose na yung onigiri or rice ball. Yan. Ang sarap yan naman yung nori. Familiar na po tayo dyan sa seaweed na yan. Kinakain yan as snacks. As is. Sa Japan and sa Korea. Tapos, masarap siya na i-combine with rice. Kasi, pambalot siya. And at the same time, it gives added flavor. Kasi bland yung rice, walang lasa, pero yung nori naman, it gives flavor. So, ito, salmon itong tinatry natin. Meron siyang bits of salmon sa loob, konti, pero malasa naman. And may kasamang mayonnaise. So, enjoy natin siya if you like salmon or another choice is tuna. Convenient kasi ito, lalo na kung nagmamadali ka or mahirap magbit-bit ng food na matatapon and all. Ito, lagay mo lang sa plastic, okay na. And pwede mo siyang kainin ng mabilisan. Tapos, ano na siya, satisfying. Parang okay na siya, complete meal na. For me ha, okay na to. Lalo na sa mga hindi naman kumakain ng masyadong maraming rice. So, ayan na po, naubos na. Thank you very much for watching. Overall, masarap siya. Satisfied naman po. And for the price of 50 pesos for tuna and 55 for salmon mayo, okay naman po siya. Affordable. So, see you on my next vlog. Subscribe na po kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Thank you for watching.